Mindanao. Ano man yung pinagdaanan ko sa buhay ko, nanatilipo ako, nanatilipo, sumusunod, hindi bumalik sa Panginoon. Ako dati isang negosyante po sa Baliwag City. Napakalaki po ng aking negosyo, bakery. Pati po sa point, ang tawag ko po ay limang po ng mga panadero, nagluluto, nagbabalo. Dahil ang aking po mga tinapay na ginagawa ay hinahango ng mga jeep, ng mga bisikleta, ng mga motor, dito po sa patindahan. Kaya nalang ako po na nga ang aking production. Nagdumating po sa point ng buhay ko na ako po ay ayaw na puno bayan ng Lord. Kapag ang dati po ako ay nagpapastor, nag-inegosyo. Tinatawag ng Lord as a full-time pastor. Tinatawag ko po ang aking negosyo during 2016. Dati po, ang sabihan ko ay lima. Ako po yung mag-full-time, hindi sikleta ang gulong, kaya wala. Pero po sa akin, isang motor na B50 Yamaha na makarag-karag, pag pinahandar mo ang tulog po, pak-pak-pak-pak-pak. Nalasan ko po yun na gano'n po masakit na dati ay masasakyan po ay puro ni aircon, tapos mararanasan mo nang ginigod ko sa Lord ay isang motor na makarag-karag na B50 Yamaha na ipinagamit na sa akin ang pare ko siguro sa awan. Pero alam niyo, ginigod sa Panginoon. Amen. Na po, tutuloy pa yung mga testimony ko. Marami po akong testimony, pero kailangan ko po itapusin kagad yung mensahe. Wala po sa kalingkingan yung naranasan ko, naranasan natin sa tatlong takilang mananampalataya sa buhay. Shadrach, Meshach, and Abednego. Nung kinukonfront na po ng personal ni King Nabucodonosor yung tatlo, buong galang sumagot po yung tatlo. Walang galit, walang pagpapastangan, nandun pa rin yung paggalang nila, yung honor nila sa kanilang hari. Pagkaman sila, alam nila, ipapapatay. Alam nila yung kanilang nagawa. Alam nila na ang utos ng hari hindi mababago. Alam nila ang utos ng hari hindi pwedeng baliin. Alam nila ang hari kapag nagutos dapat sundin. Kaya alam nila na kung ano man ang gagawin sa kanilang hari, wala silang dapat ikagalit sapagkat sila ang nagkasala. Pero kung hindi nila kaya ng gabing, may magkasala sa Diyos na pinagtitimpura nila. At Diyos din natin ngayon. Amen. Ito po yung nakita ko po sa tatlo. Na po pwede naman po silang mag-usap-usap nung sila ipatawag ng personal ng hari. Na maaaring makapag-muni-muni, makapag-isip-isip na sila mag-usap-usap bakit nga ba tayo hindi yumukod, bakit nga ba tayo hindi sumamba o kahit yumukod lang tayo. Maaaring maintindihan tayo ng ating Diyos kasi kapag hindi tayo yumukod, alam niyo po ba ang napakalaking nawala doon sa tatlo dahil sila po ay mga high-ranking official ng King Nabucodonosor. Napakalaki po ang privilege yung tinatanggap nila. Meron silang maaaring napakagara mga sakyan. Sa panahon po natin, makapansin natin lahat ng mga high-ranking officer ng ating pumbansa. Ang mga sakyan po talaga ay puro mga high-end. May mga bodyguard. Ang lalaki ng allowance, ang lalaki ng sahod. Ang laki ng mga benefits. The same thing sa buhay po ni Shadrach, Meshach, Abednego, lalo't higit na mas maganda po ang pribilehiyong tinatanggap ng tatlo. Bakit po? Sapagkat yung kanilang hari pinaglilingkuran ay pinakamakapangyarihan at pinakamayamang hari during that time. Amen. Kaya maaari napakaganda ng kanilang tirahan. Yung kanilang mga sakyan, maaari dalawang kabayong mola ang humihila sa kanilang kalesa. Maaaring meron silang mga tauhan na nasa unahan, nasa hulihan. Kapag sila'y lumalakad, umaalis, sapagkat sila ay mga high-ranking official ni King Nabucodonosor. Maaaring kung ano kinakain ng hari, kinakain nila. Sapagkat doon sila mismo nakatira sa palasyo. Pero lahat po yun ay
kaya nila isang tabi. Hindi nila kaya. Bigyan ng kapighatian ang Diyos nila sinasambat nila dito. Amen. Eh, hindi po sila lumukod. Hindi po sila sumambat. Kaya nga po, ipatawag sila, maaari po pwedeng mabago, po pwedeng mabago yung kanilang paninindigan, yung kanilang prinsipyo, yung kanilang katapatan. Kaya nga po, yung topic na ito ay pinamagatan ko po, the amazing faithfulness, ang nakamamanghang katapatan ng tatlong ito, na halos hindi kayang tapatan, hindi kayang palisa. Pwedeng magbago yung desisyon nila sapagkat binigyan sila ng second chance ng hari. Pero ito po yung sagot ng tatlo, sabay-sabay. Sabay-sabay po sila, synchronized sa sumagot. Sa tatlo, yung tatlo ito, Shadrach, Meshach, and Abednego. Ito po ang sagot nila sa mahal na hari. Sa Daniel chapter 3 verse 16 to 17a, Shadrach, Meshach, and Abednego replied, King Nabucodonosor, we do not need to defend ourselves before you in this matter if we are thrown into the blazing furnace. Sabi po nung tatlo, Hari Nabucodonosor, hindi po natin ipagtatanggol, hindi po kami mga magwiran sa inyo. Kami po ay pahuhulog nyo na naglalagablaw na hugod na kasukay. Halos kasukay na. Gawin nyo po kung iyan ang gusto ko. Good morning po, Mayor. Sa kanilang tatlo. Sabi po nila, kung hindi man niya kami iligtas, Daniel chapter 3 verse 18, kung hindi man niya kami iligtas, mahal na hari Nabucodonosor, diyan sa naglalagablab na pugon na inyong kung saan ipahahagis kami, hindi pa rin po kami sasamba sa Diyos-Diyos ang ipinagawa ninyo. Marami po, mga kapal. Ito po ako nang amazed sa tatlo. Ang tindi po nung pananampalataya, ang tindi po nung pakitiwala nila na meron silang Diyos na makapangyarihan na magagawa ang lahat ng bagay. Kaya nga po sabi ng Diyos in the book of Jeremiah chapter 32 verse 27, God said, I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? Wow. Sabi ng Diyos, ako ang Diyos na lumikha ng lahat ng sa lahat ng tao, sa lahat ng nilalang. Walang bagay na manghirap para sa atin. Amen.